Nakahanap din ako ng karne, buto-buto. Bukang sinigang na. Bibis lang. Ang init. Naisipan ko na naman gumawa ng video. Diba? Kasi, ako lang mag-isa dito sa bahay. Iniwan ako ni Mamang. Malayo na si Mamang dito sa bahay. Wala na akong tagaluto dito. Kaya ako na ang magluluto. Wala dito si Mamang. Igawa ko na ako na. Susubukan ko magsinigang. Oy, tumawag pa ako. Nag-call a friend. Call a friend! Ano nga bang gagawin? Paano nga ba lulutuin ang sinigang? O, diba? Para pag ano, pakulo na ako ng pansigang. Madali na lang. Kasi ang tubig dito ang lamig. Magpapakulo ang lamig. Sa topic ko ngayon, bubuhin ko yung paano ako nakarating dito sa Croatia. Yan ang gagawin ko ngayon. Ha? Paano ako nakarating dito? Lang, habang magluluto ako, magchichika-chika tayo. Gagawa na ako ng pangsigang. Teka lang, maghiwa-hiwa lang ako. Sasain ako ng kanin. Basta makapunta ng Little Manila, matik. Kaisip na ako ng pangsinigang. So, ayan siya. Yan, yun lang ang available na ito. Yun ang aking pagtsatsagaan, no? So, ngayon, magluluto muna ako. Sinigang tayo, sinigang. Buti na lang nakabili ako dito ng mga buto-buto. Yan, papakita ko sa inyo ang aking buto-buto na nakakatuwa. Ayan siya. But eto, hindi ko tulutuin kasi ano ito, ribs. Nag-iisip ako mag-call a friend na naman ako nito paano ko lutuin ng ribs na sa sabaw. Kasi meron akong corn doon. Hindi ko alam paano maglaga. Kaya, mag-call a friend ako later. Pero yun, yan ako muna siya. Ilalagay ko muna siya. Tapos, bumili ako ng ano, tiil. Pilipino lang talagang karilit sa tiil dito sa Croatia. Ang mura. Yes, color 10. Pero hindi ko yung siya gawin kasi pang ano to. Something lata-lata pa rin ba't nagsindang. Dumating na tao, abaho ng aking, ayan, ingay nila. Balak sa buhay nila, basta ako magluluto. And ito yung aking isigang. Buto pa rin. Pero parang pili ko ang sarap dito pag nilatuan. Uy, yee! Bumili dito ng ano, ng mga buto-buto ng baboy kasi 10 kilo, ay 10 kuna. Diba? 10 kuna lang. Kaya sabi ko, bibili ako at ako'y magsisinigang. Mm-hmm. Ah, matigas ah. Ayan. Parang may lang. Sinigang is the life. Ano lang yata ito? 30. Diba? Ang dami-dami na. Hindi mo ito mauubos. Ang isang lutuan. Lanishki, lanishki. Ha?
Yeah, I know that is someone's knocking. That's why I opened the door. Tubig, so madali na lang ko siya ipakuluan. Pour muna natin ang ating okay. Ano lang to, cola friend. Sabi ko sa kaibigan ko, paano magluto ng sinigang. Pinagtawanan ako dahil kababae ko ng tao, hindi ko alam magluto. Hindi naman kasi ako Tagalog noon. Alam ko ang sinigang. Hindi ko sumusok mong kumain ng sinigang. Kaya sabi ko, ba, patulong naman. Paano lutuin ang sinigang? So, ayun ko siya. Lutuin natin ang sinigang. Ano lang yung available na, ano, kung ano lang yung available na gulay, okay na yun. Hindi na yun siya. May listahan pa ako kung paano. O, diba? Anyway, magchichika-chika pa rin tayo sa ating mga halaw. Wala akong pamintang buo. Dapat yata pamintang buo, no? Uya mo na, may magic sa lang. Sabi, damihan daw ng kamatis si Huya sa Kaluya. So, ilunod ko na, no? Mamaya na yung sili. Para hindi siya dumamahang. Right. Kamatis. Hanggang sa magic. Anyway, yun, magchichika na naman tayo sa status namin dito sa buhay. Hanggang ngayon, wala pa rin kaming update ang kaming ma-umpisa. So bago, November 15 pa kasi daw, kaya maghintayin tayo ng konti pa. Tapos, yung sasabihin mo nga, paano ko nakarating dito? Sige, isa-isahin ko, lagay ko lang yung mga kailangan lagay sa rep. So ayan. Check ko lang yung aking nilulutong kanin. Ayan, paluto na siya. Yun. Yan, kung gabi, wala akong radish. Yun lang siya, kung ano lang meron. Pero babawi tayo dyan sa sinigang na gabi. Gabi naman yan, yung sa palak at gabi at magic. Yun na yun. O, diba? So, antayin muna natin kumulo. Sabi ni Cola Friend, ano daw, pakuluin daw yung kulong-kulo. So, pakuluin natin. Yaan natin yan. So, yan yung available na lulutuin natin. So, yun siya. Anyway. So, sa mga nagtatanong kung anong trabaho, kung ano pa paano kami nakarating dito sa Croatia, ako bilang cross country, ang mga requirements namin at agency ay ilalagay ko dyan. Kung ano yung requirements at agency, kung paano kami napunta dito at ilang process namin. Ilang buwan namin siyang pinoproseso. Pero hindi pare-parehas ang sitwasyon na kasi hindi man pare-parehas pagdating dito kung saan ka mapunta at kung anong season ka mapunta. Wait lang. So, ayun siya. Back to ano na tayo kung paano kami nakarating dito. Sa mga cross country lang to, hindi ko alam kung paano pa ang sa Pilipinas. Kasi ang alam ko, mas mahaba ang proseso ng Pilipinas as mas marami siya. So, dito kung super cross country ka, madali lang kasi nga, yun lang, hindi ka pa ma-registered sa polo. So, yun siya. Kaya mabilis ang proseso. Eh, pag sa Pilipinas kasi kompleto siya, may polo na may OWA pa. Dito wala, hindi kami, kumbaga, kapag hinahanap kami ng ano sa Pilipinas, nasa ano pa rin kami, nasa Qatar pa. Parang yun yata yung pagkakaintindi ko. Hindi pa kami yung naano na ba na dito na kami sa Europa na belong. Kumbaga, umano pa kami, nag-jump pa kami ng ibang country, pero hindi pa kami kompleto sa record pagdating sa Pilipinas. Yun yung nangyayari sa mga cross country, kaya kailangan pag may schedule dito na magpa-registered kami. Pero I think next year pa yun, mga January pa daw. January pa daw ang ano dito, magpo-polo ulit. Pupunta dito mga taga-polo from Vienna. Kasi dito sa Croatia walang embassy ng Pilipinas. Okay. But anyway, kung saan ka galing na Middle East, ang kailangan mo lang is agency. Agency from merong iba na nagda-direct na hindi dumadaan ng mga local agencies, like tulad sa akin na dumadaan ako ng agency galing Dubai. Yung iba naman hindi dumadaan ng agency galing sa iba-ibang country kundi direkto dito sa Croatia. So ang nangyayari sa akin, dumaan ako ng agency dalawa, gawa ng hindi ako makapaghanap ng
kung saan saan ang agency. Actually, maraming agency dito napapunta. Kaya kung may chance kayong mag-day off, magtanong-tanong kayo or kaya mag-research kayo, maraming nalabas, like Jobs in Croatia yata, diretso yan papunta dito, or merong Busak, basta maghanap kayo, marami siyang agency na pwede kang mag-direct dito. Kahit Humble, pwede siyang mag-direct. Pero sa amin, sa akin, kasi sa sitwasyon sa akin, hindi ako nakapag-direct gawa ng ano ako, wala akong day off. So, kailangan may magproseso sa aking papeles habang nasa loob pa rin ako ng bahay, nagtatrabaho na. Nag-work pa rin yung aking mga papel, pinaprocess pa rin siya. So, kailangan ko ng local agency, which is ilalagay ko dyan. Yung agency na nag-a-assist sa akin habang hindi ako makapag-day off. So, ang expenses natin medyo malaki siya, lalo na kapag dumadaan tayo sa local agency. Again, pag dumadaan tayo sa local agency dahil wala tayong day off at hindi tayo basta-basta makalayas na kung saan tayo maghahanap ng makamura, obviously, asahan na natin yung expenses natin medyo mataas. Kaya, minimum siguro na pag-iipunan mo kapag nasa Middle East ka at dadaan ka ng agency gawa ng sa katulad kung hindi walang chance maghanap ba ng makamura gawa ng hindi ako makapaglabas-labas doon. Ano siya, nasa 150. Mga 150, good job, good chat na yun. Malaki na yun, 150. Pwede ka na makapunta dito kapag wala kang day off. Ha? Kapag yung mga hirap ba lumabas sa kanilang mga lugar, sa kanilang trabaho, sa Middle East, lalo na sa katulad sa akin, hindi ako, wala akong day off. So, hindi ako ganun ka laya doon na mag-asikaso sa mga papel o kaya mag-research ng mga ibang agency na pwede kung saan ako makamura. So, automatic nagiging mahal yung scenario sa akin. Pero okay lang kasi nandito naman ako. Yung katulad sa amin, sa agency ko, ay sa ano ko, sa nangyayari sa salary ko, pinaka-basic kasi nila dito is mababa. 3,000 lang talaga, 3,750 lalo sa mga first entry. And sa mga housekeeping, mga ganun. Ganun lang, lalo na sa mga seasonal. Pero, pagdating mo naman dito so far, may mga dagdag siya. May mga dagdag siya ng mga allowances, yung mga transportation, meals, or something, may mga dagdag siya. So, pero yung pinipirmahan mo talaga na marireceive mo is 3,750. Yun yung pinaka-basic nila na offer dito sa bansang ito. Kasi nga, hindi naman yata ito yung bansa na mayaman or something na bansa na malaki. Luna! Tansya-tansya lang to kasi hindi man ako master sa mga luto. Ayun siya. Napakamura dito ang mga buto-buto kasi parang hindi ko alam kung pinapakain ba ito ng mga tao dito. Hindi yata ito pinakain ng mga tao dito eh. Ayun siya. Hintayin natin lumambot. Na tayo habang nagpapaano tayo ng ating sinigang, nagpapalambot. O, diba? Gusto ko yung kape, malulunod ako, sobrang dami. Alam mo yung kala mo natatakot maubusan ng kape? Yan, sa mga adik ng kape dyan, yung mga ka-relate. Asa na yung aking charger at ako'y lobat. Ito na ang aking kanin. Anong oras na? Alauna. 1:30 na. Wala, kakape ka lang. Wala pang kain. Dahit-dahit muna dahil walang sahod. Di ba, no? Man nakakagandahan, dahit-dahit muna dahil wala tayong sahod. Oh my God! Sarap! Zinigang na this.